Hello guys, dito malalaman natin kung ano yung mga tips kung paano gamitin ang mahiwagang gabion. Medyo marami na rin yung nahukay ng pagtatanan ng luya. Para hindi sumakit ang yung mga kamay, huwag niyo masyadong hawakan yung gabion para hindi sumakit. Hindi malagyan ng what is called pagkakilala. Talking kalanguya. Daw po si John Mishok Mendoza, paki-search na lang po. Hello everyone, and nandito po kami madama sa paggabion. At nagre-reklamo na daw yung matanda, hindi daw matapos-tapos. Si Elvira Mendoza, search na lang po Red Mendoza. Yan pa po ang hindi pa nagagabion, nandiyan pa po sa taas. Hindi po yan, yung mga naputol po na kawi na yan, mga baki po. Kaya pwede pong palitan kung pagkatapos putan man. At namatay yung mga iba, kaya pwede pa rin palitan yan kahit kon. Sobrang init, kaya nakatakip ako ng bado in short damit. Ayan. Ayan po yung dalawang yan. Nagaling po ni... Let's go! Hello po, good afternoon to everyone! Andito po kami sa aming kaingin ngayon. Medyo mainit kaya hindi po kami naggabyon in terms of sa aming kalanguya. Ang salitang naggabyon ay maghukay ng lupa. At nandito po kami ngayon nagkakalis case. Ano po? May 300. Yan, malapit na. Ito po, isang taon na po ito. Yan. Yan po. Tutorial. Ganon. Medyo madali pero medyo mahirap kasi masakit sa kamay. Yan ang mga pamumuhay dito sa probinsya. Let's go. Ngayon po namin sinimulan ang paggagabyon po ng pagtataniman po ng luya. Yan na po. Magsimula po kami doon sa baba. Si Misha. Thank you.
si Mami. Opo, si Indira Mendoza. Single, available. Issue, umiiyak ng 3 hours. And one day. Yan naman pong kulugong yan. Tegan po kahapon, pero ngayon single na. A few inches later. Yan po. Pupunta po kami sa bundok. Kukuha po kami ng mga orchids. Para aming ibenta. Ito po ang aming inuman dito. Spring. Malamig po ito. A few moments later. Ngayon, malapit-lapit na po kami sa aming pupuntahan. Okay. Natagpuan na rin ang daanan. Ay, daanan pa ako pala na sasakyan. Ito pong lakaran ay umaabot ng isang oras. Are you sure about that? Mas lalo na kung hindi kasanay umakyat ng bundok kasi puro po pataas ang daanan. Nakakapagod umakyat. Diyos me, Marmar. A few moments later. Nandito na po kami. Ayan po ang bayan ng Santa Fe. At ito yung barangay namin. Ah, napalayan. Garden. Medyo tanghali na po kasi kami nakarating. Kaya wala pong sunrise. A few inches later. Oh, here. Andito po kami ngayon sa bundok. Para sanang manguha ng orchids. Baba ng ito yung baba ng tower. Taas tayo. Kami na po ipataas. Kami naghahunting ng maraming hahuntingin. Gusto nyo po ba ng mga halaman? Dapo. Everything you see? Oo. Aray! Ito po ay Juan Porcata, yung nagpo-flower ng puti. Maganda rin siya pag nag-flower.
kumukumain sagad. Yan po ang tinatawag nilang balagnot. The secondary karne. Ayan. Like one yan, like karne ng baka, karne ng baboy. Are you sure about pero that? Pero mas better pa rin yan kasi yan, ikuan yan, ano yun, organic. Vegetable. Hindi siya vegetable, parang parang kahoy siya, pero nakakain. Kaya pag pupunta kayo ng bundok na medyo masukal, ganyan na hanapin nyo. Kung walang ulam, pwede na rin yan. Ganyan ang buhay sa probinsya. Ganyan kung paano balatan. Balat ng balat hanggang sa may makita kang ganito. Pag may nakita ka ng ganito, malambot na parte. Oo nga, yung malambot na. A few moments later.